The following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Marami pa ring lugar sa Pilipinas na magpasa hanggang ngayon ay naniniwala pa rin sa usog. Ang usog ay isang karamdaman na nakukuha di umano ng isang bata mula sa isang estranghero. May katotohanan kaya ang ganitong mga paniniwala? Halika panoorin natin ang video. Ang usog o balis ay isang paksa sa psychomedicine sa Filipino psychology, ngunit itinuturing na pamahiin lamang ng mga Pilipino sa Western psychology, kung saan ang isang karamdaman, o psikolohikal na karamdaman, ay maiuugnay sa pagbati ng isang estranghero, karaniwan itong nakakaapekto sa isang musmos na bata o isang sanggol, na binati ng isang bisita o isang estranghero. Sa ilang mga liblib na lugar, sinasabing ang kondisyon ay sanhi rin ng pagkakaroon ng evil eye, o masamang mata ng isang estranghero, na nagkukubli at naghihintay ng tiyempo para makapangbiktima. Ito ay maaring impluensya na nakuha, o nakagisnan na ng mga Pilipino sa panahon ng mga Kastila, na matagal nang naniniwala sa mal de ojo, o evil eye na pamahiin. Kapag nausog, ang bata ay nagsisimulang magkaroon ng lagnat, at kung minsan ay convulsion, ayon sa paniniwala, malulunasan ang bata sa pamamagitan ng paglalagay ng damit nito sa isang kumukulong tubig. Sa ibang lugar, may nakagawian ang mga naninirahan doon, upang kontrahin ang epekto ng isang usog. Ang estranghero o bagong salta ay hinihiling na lawayan ang tiyan, balikat o noo ng sanggol bago umalis sa bahay. Bago umalis ang isang bagong dating na bisita o estranghero, ito ay nagsasabi ng puwera usog, sabay lagay ng laway nito sa kanyang palad, na siyang idadampi o ipapahid naman sa tiyan o noo ng sanggol. Ang pamahiing ito, na nakagawian sa mga bagong dating o salta, ay ginagawa bilang pangontra di umano sa isang usog na maaring dala ng nasabing bisita o estranghero. Pinaniniwalaan din na ito ay maaari magdagdag ng protective charms sa damit ng sanggol para maiwasan ang usog. Isang teorya ang nagpapaliwanag na ang usog na nagiging dahilan ng pagkabalisa ng bata na humahantong sa pagkakaroon nito ng karamdaman o sakit. May mga obserbasyon na ang isang estranghero o isang bagong dating o kahit ang pagbisita sa isang kamag-anak, lalo na ang isang tao na may isang malakas na personalidad, pisikal na malaki, maingay, may malakas na amoy, at iba pa, ay maaring madaling mabalisa at mairita ang isang bata, kaya, ang bata ay sinasabing nauusog, at sa gayon ay maaring makaramdam ng takot, magkaroon ng lagnat, magkasakit, at iba pa. Sa usog, ang pagkabalisa ng bata ay bunga ng kabiguan ng bata na umangkop sa pagbabago at nangyayari sa kapaligiran. Maaring ang bata ay sanay sa isang tahimik na kapaligiran at hindi sanay sa maraming tao o magulong kapaligiran. Kaya kapag may mga bagong salta o dating na mga bisita ay nag-iiba ang temple ng bata, kaya nagiging irritable at balisa. Ang pagkilos ng estranghero ng malumanay at pagpapahid ng kanyang palad na may laway sa braso, paa, o anumang partikular na bahagi ng katawan ng bata, habang sinasabi nitong puwera usog, ay nagiging palagay at nawawala ang pagkabalisa ng bata. Ayon sa pag-aaral, walang ebidensya at hindi napatunayan na ang ganitong pamahiin o nakagawian at paniniwala ay may katotohanan. Ayon pa sa mga eksperto, mayroong hindi magandang na idudulot ang pagpahid ng laway ng isang estranghero sa bata, sapagkat maaring may dalang iba pang sakit ang laway mula sa nasabing estranghero, kaya mahigpit na ipinagbabawal ng mga eksperto na itigil na ang ganitong nakagawian. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakiclick ang subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong video.